Visayas na tumulong sa paggawa ng improvised face shields na ginagamit ng mga health workers sa ospital sa gitna ng banta ng coronavirus disease. Humingi kasi ng tulong ang isang UPV student na lang kanyang ina ay nagtatrabaho sa ospital sa Iloilo. Nagpadala ng mga materyales ang nasabing ospital at nagpadala naman ng pondo ang Philippine College of Physicians, Visayas Chapter, para sila ay makagawa ng face shields. Yan, sige, kausapin na ho natin si Adrian Camposagrado. Siya po ang chairman ng UP Visayas University Student Council. Sila po yung nagsulong nitong project na ito. Adrian, good morning! Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Adrian! Yes po, magandang umaga po. Oh, kamusta naman? Gano'ng karami itong mga natulungan ninyo ng mga health workers sa inyong project? Kahapon po ay tapos na tayo ng 700 na face shields para po sa mga medical practitioners dito sa Iloilo. Paano nyo ginawa yung face shields? Mga naghanap lang po kami ng mga materials gaya ng acetate o yung clear, yung parang plastic na cover. Tapos gumamit din kami ng foam, saka mga velcro. Mga garter, pwede din po. Tapos nabanggit ko kanina doon sa initial na information tungkol sa inyong project na ito na kayo ay nag-solicit ng funds? Yes po. Tumatanggap kami po ngayon ng mga donations coming po sa mga private individuals, saka sa mga kapwa, mga doctors po mismo ay nagsisend din ng mga kanilang mga donations sa amin para po kami makagawa pa ng mas maraming face shields na ngayon para po mas ma-distribute siya. Kasi po, target din po na makapagbigay sa mga community hospital. Sa mga community hospital, saka sa mga regional hospital. Kasi may mga nag-message din po sa amin na kinakailangan din po nila ng mga personal protective equipment. Kaya, tina-target po namin ngayon, tina-gather namin ngayon ang number ng mga medical practitioners, ng mga frontliners sa bawat hospital para malaman din po namin kung iilan po ang kailangan naming mabigyan. Marami ba kayong supplies? Hindi naman kayo kinukulang as of this time? So far po, hindi pa naman po kinukulang. Okay naman. Pero ini-expect naman po namin kasi, for example, yung una naming material for na acetate, medyo nagkukulang na ngayon sa mga shops. Kaya naghahanap po kami ng mga alternative. Oh, baka sakali may nakikinig sa atin ng mga supplier ng acetate. At yes, gusto nyo po, pong mag-donate dito sa grupo na ito. Bali, ang lugar ninyo, saan ang eksaktong address para sakaling may gusto magpadala ng mga materyales, saan nila pwedeng padala? Pwede po ninyo kami makontakt sa Facebook, Adrian Camposagrado, o sa cellphone number ko na lang po. Okay lang po ba? Pwede ba? Pakaguluhin ka naman ng mga tao. Okay lang? Bigay natin? Sige po, try natin. Sige. Baka po may magawa ito. Basta mag-ingat ka kasi baka, baka ma-scam ka, mahirap na, no? Ingat lang. Sige, bigay mo yung number. 0917-705-8219. Sige. Ulitin ko po. 0917-705-8219. Okay. Sige, go ahead. I'll take this opportunity na lang din po sana para dun po sa, kasi may mga na-friended po tayong students din in UPV dito po sa Iloilo na hindi na po makaka-uwi. So I'll take this opportunity po sana para sa mga gusto ding tumulong o mag-extend ng tulong para sa mga students natin na na-stranded. In any forms po, baka in a way of food or any monetarial donations din po ay tumatanggap din po ay para sa aming mga estudyante mismo na tumutulong din po sa gawa ng mga personal protective equipment. Uh-huh. Okay, bigyan lang natin yung mga parte nitong mask na to, no? Ano ba yung mga kailangan gawin kung sakaling yung mga kababayan natin gustong tularan yung ginagawa ninyo? Ano yung mga basic na kailangan para makagawa ng mask? Kailangan lang po natin ng mga cover, ng plastic cover. Pwede po tayo maghanap ng mga acetate o PVC cover o yung mga plastic. So po, yung ibang SKs dito sa Iloilo ay gumagamit na po ng mga plastic covers o plastic envelopes, saka mga pussycats, pwede din po yan. Para ayan po yung mag-hold sa ating mga heads, maglalagay po sa ating mga ulo ng material.
Tsaka foam po, kailangan po natin mga stapler, double-sided tape, at napakadali pong gawin. Pagdikitin lang po yung mga materyales upang mag-serve as protection sa mukha. Oh, mas maganda kung acetate talaga yung gagamitin, no? Para clear yung vision ng tao. Saka medyo matibay. Wala ka raw bang online tutorial na ginagawa? Meron na po kaming na nai-upload sa Facebook about it. Opo. So pwede silang pumunta sa Facebook po, tuturuan niyo po paano gawin ito. Yes po. Ano ang typical na araw ninyo, yung grupo ninyo? Bale, paano kayo nakikita-kita sa harap nitong crisis na ito? So far po, medyo araw-araw po yung paggawa. Okay. Habang meron pang material, pinapatawag yung mga volunteers natin para po makagawa sila. Tapos nakikita-kita kayo sa isang lugar? Yes po. Doon din po sa mga dorm, for example, yung mga dormers ng ganitong dorm, sila po yung makikita-kita sa lobby, tapos ang ibang dormers din ng ibang dorm, ay makikita-kita din sa mga lobbies nila. Tapos dinideliver lang yung mga material sa bawat dormitory sa UP. How do you make sure naman na yung health ninyo maalagaan? Ayun po, may mga protective measures din naman po yung UP Visayas. Nag-distribute po kami ng mga hand wash to ng mga alcohol. Mayroon din po kami mga face mask na available para dun po sa mga may symptoms o may mga flu para hindi na po kumalat. And also, of course, sir, we also observe social distancing din po. Okay, gaano karami na yung mga natulungan ninyo ng mga health workers? We have already 700 po, 700 patients as of kahapon na ready na po i-distribute. Ano ito? Reusable ba to? Opo, reusable siya. Pwede disinfect lang po. Disinfect. Opo. Alright, thank you so much. Ulitin natin yung Facebook account mo. Anong pangalan? Adrian Santuyo Campo Sagrado. Ito nga po yung mga message na kung dumadating. Medyo marami na. Meron na? Opo. Napapakagyan tayo. Ulitin mo. Para marami nga makapanood. Sige po. Adrian Santuyo Campo Sagrado. Tapos anong nakalagay na picture doon sa iyong Facebook? Yung itsura ko po, may mga background na kahoy. May kahoy sa likod po. Naka-gray. Naka-gray. Uy, galing na ginagawa nyo, Adrian, ha? Yes, ikaw ba nasa dorm ka rin ngayon? Yes po. Hindi ka makaalis. Dahil syempre mahirap na, no? Kinakailangan talagang contained. Naka-quarantine ng mga tao. Baka may mga taga-LTUs po tayo na nakikinig. Sige, po sa ibang bayan na pwede pong makatulong sa mga students natin na makauwi. Gusto pa rin po naman umuwi ng mga students natin kasi isang buwan po na suspendido yung mga classes namin. Gusto na rin naman po nila makasama yung mga pamilya nila and amid the threat of coronavirus, gusto din nila makasiguro. Kaya baka pwede pong makatulong po tayo para po makauwi itong mga estudyante natin as soon as possible. Paano bang sistema dyan sa Visayas? Kasi kabisado natin dito sa Metro Manila, pero kayo, paano kayo nakakaikot-ikot dyan? Ngayong araw po, nag-start yung enhanced community quarantine dito sa Iloilo City. Saka enhanced community quarantine din po sa community quarantine din po sa province. Kasi yung Iloilo City lone city siya ng Iloilo, kaya magkaiba po yung policies ng province saka ng city. So paano yung mobility ng mga tao? Katulad ng binabanggit mo, paano sila makakabiyahe yung mga estudyante pauwi? So far po, yung mga sa amin, sa province, may sakyan pa naman na available, pero kakaunti na lamang. Kasi nag-a-adjust na din yung mga jeepney drivers natin sa mga possible na mangyari during the enhanced quarantine. Pero sa city po, medyo mahirap na. Well, anyway, kung... kaya mahihirapan po kami talaga dun sa pagbili ng mga material. Baka po kasi marami pong magdo-donate ng pera pero mahirap ang kami sa pagbili ng material. Mahirap, no? Mas maganda kung direkta yung materials na ipadala sa inyo. Opo. Sige, kung may mga katanungan sila, bigay uli natin yung cellphone number. Bigay mo yung cellphone number mo. 0917-705-8219. Yan. At i-text nyo po o tawagan nyo si Adrian doon sa mga gustong mag-donate ng mga materials dito sa kanilang grupo. O kaya makakatulong doon sa kanilang panawagan nga na yung ibang mga estudyante makauwi na ng kanilang mga probinsya. Sige, thank you, ha? Pwede po bang,
last na lang po. Oh, sige lang. Oh. I-take opportunity ko na lang din po yung para po sa mga taga-UP din. Sa mga taga-UP din na of course yung panawagan namin na servisyong servisyong medical, hindi po militar. Pwede po. Sa mga taga-UP din na of course yung panawagan namin na servisyong militar. Servisyong medical, hindi po militar. Pwede po. Oy.